Si Janine Benavides, ito po yung inaanak. And si Ariel Benavides, ito po yung pinsan ni Ninang. So nirereklamo niya ang kanyang ninang dahil tinira si Kabet sa bahay ni Ninang, nakasama din ang mister ni Ninang. So si Ninang may asawa at may Kabet pa. Opo. Tatlo sila ngayon magkakasama sa iisang bubong. Ayun, parang threesome. Opo. So anong problema kung threesome? Sino nagsusumbong? Sino pumapalag? Yung mister? Ang nandyan po ngayon, si Janine Benavides. Ito po yung inaanak. At si Ariel Benavides, yung tito. Janine. Yes po. Sino nireklamo mo, Janine? Yung ninang ko po, pinsang buo po ng papa ko yon. Yung okay. Ninang ko, tas yung asawa niya, nagsasama po sila sa isang bubong, kasama po yung kabit ng ninang ko din. Oh, eh ninang mo naman yan, so ba't mo pakialaman? Hayaan mo na sila kung magtumbabalis ka ng buhay nila, sabi pa sa Bisaya. Ganto po kasi yan. Naawa na po kasi ako sa pinsan ko po na nasa poder din po nila na minor de edad po. Okay. May pagmamalasakit to doon sa minor de edad. Yun ba talaga ang reason kung bakit ka nagreklamo? Opo, Sir Rapi. Tsaka isa pa po, kada magkakasalubong po kasi yung side namin, yung tiwin ko. Ito po kasing katabi ko pong tiwin ko. Dati na po silang may alitan. Okay. Dahil nga po, sa gusto po ng asawa, paalisin yung lalaki na yung kabit. Kaso hindi naman po napaalis. Teka muna. Dalawang lalaki, isang babae lang. Opo. Dalawang lalaki, inaasawa isang babae. Okay. First time to. Di ba usually lalaki, isa, tapos dalawang babae. Ito, si Edgar at saka si Marcelino, ang kanilang inaasawa gabi-gabi si Maricel Tabinas. Nampatotuloy si ma'am. Sir Edgar. Sir! Sir Edgar, ikaw yung mister ni Maricel. Ba't ka po mapayag na itong si Marcelino Palo ay makikisaw-saw sa inyo? Eh, wala na lang yung problema yan. Kinausap ako ni Mrs. yan. Kinausap pa ni Mrs. na, oy, darling, isama natin yung si Marcelino, tatlo tayo, happy-happy, ganon. Eh, wala naman yung sinasabing ganon. Basta sabi niya, ano, magkaroon daw siya ng kabit. Sabi ko, anong problema dyan? Nasa sa'yo yan. So nagpaalam sa'yo na sinabi sa'yo, darling, magkaroon ako ng kabit, pumayag ka agad. Walang problema. Hindi naman nung una, siyempre, nagkaroon ako ng sentimental value niya. Pero hindi naman ako para mag-uska sa kanila na ganon. Sentimental value? Kalayasin ko sila. Okay. Sentimental value. Pagkatapos, pumayag ka na, kaya pumasok sa eksena si Marcelino Palo. Hindi. Si Marcelino Palo. Sino bang kabit ng misis mo ngayon? Si Marcelino nga po, pero matagal na ako sa bahay yan. Oh. Almost yata 12 or 13 years old na yan. Sir, curious lang ito mga netizen. Paano bali mo sa gabi? Paano ang hatian ng oras ni Maricel? Walang nangyayari sa ganun ano. Na-eksena na, natutulog lang kami. Ano, sa isang kama lang kayong tatlo? Opo. Sa gitna daw po. Isang kama lang kayong tatlo tapos sa gitna si Maricel? Oo. Opo. Yung po pinagyari pang nung kabit. Oh, paano? Pauna ng kalabit. Eh, wala nang kalabit. Alam nga naman na mangangalabit pa ho kayo. De, ang sabi sa akin nung kabit, kung sino daw una po yung yumakap, yun daw. Oh, yeah. Yun po. Marcelino, sir. Hello po. Pinagyayabang sa akin. Okay. Sir, buti na papayag mo si Edgar na ikaw ay maging kabit na misis niya. Sir. Apo. Yung pong pangyayari sa amin na to, sir, minahal ko po yung babae, pero wala po kaming usapan na yung yakap na yan, siyang, kung sino mo lang yumakap, siyang kakalabit. Oh. Wala po kaming usapan ganyan. So ano lang? Kapasusan na po yung sinasabi sa inyo nung tao na nagsusumbong sa inyong ganyan, sir. So, anong nangyari pag natutulog kayo sa gabi, sa isang kama? Yung matawa ni Maricel, kaya rin irespeto din po niya ako, sir. Hindi nga, so pagdating sa gabi, natutulog kayo sa isang kama, anong nangyari sa inyong tatlo? Ay, di tulog lang po kami, sir. Hindi matulog siya, sir. Matutulog din po ako. Oh, ganon? Tulog lang po kami, sir. Ilang taong ka na, sir? Alam sir Marcelino? Alam naman po, sir, na nandun po yung lalaki, papatong ako. Hindi ko naman po pwedeng gawin yun, sir. Alam naman po, sir, na nandun ako, papatong po si Edgar. Hindi naman po nagagawin yung ganon. Mahal lang po namin pareho yung babae, sir. Kaya po nangyari sa amin yung gantong buhay. Mahal nyo siya. Ikaw siya kasi Edgar, mahal si Maricel. Maricel. Hello po. So, kakaiba ito, ano? First time talaga ito sa history ng Wanted sa radio. So si Edgar sa kasi Marcelino, kasiping mo sa kama. Oh. Opo, oh, kita na, dulas na. Maricel. Oh. Oh. Paano ito, tanong ng mga netizen? Paano pag dumating sa oras na gusto ni Sir Edgar na makipagtalik sa iyo? Anong gagawin ni Marcelino? Manunod lang. Ay, sir, walang respeto naman po 'yon. Tsaka may edad na po kami, wala na pong mga ganung ano. Sa mga bata po, pwede pa. Pero sa mga ganito pong may edad na,
parang wala na po yun. Ilan taon na po kayo, Mama Rizel? Ilan taon na po kayo? 53 po. Tapos may sakit pa akong diabetes. May gana pa po ba yun? Wala na. O, di bakit mo hiniling kay Mister na si Kabit mo, patulugin mo doon sa bahay ninyo at magkasiping pa kayo sa kama? Hindi po namin sinasadya. Hindi ko po sinasadya na nagmahal pa ako ng iba. Oh. Kung tutusin po, hindi katanggap-tanggap po yung ganung pangyayari. Kaya lang po, umibig po ako sa taong ito, umibig po ako rito. Tapos tinanggap naman po ako sa kalagayan ito ng asawa ko dahil siguro nakikita niyang nahihirapan ako. Teka pa na, bakit ka umibig pa dito kay Marcelino samantalang andyan naman si Edgar? Yun na nga po eh. Hindi ko po sinasadya yun. Oh. Ang hirap ang sitwasyon ko. Teka pa na, bakit sabi mo hindi mo sinasadya? So, ibig sabihin, aksidente lang yung pagdating sa buhay mo nitong si Marcelino. Parang gano'n na po. Kasi ang ano ko lang po nun, dahil laging busy yung asawa ko, parang bang naglaro ako yung, kunwari, parang sinungaling na ganito, ganyan, hanggang sa nagmahal ako, minahal ko siya. Okay. At nung minahal mo na itong si Marcelino, pinaalam mo kay Edgar, pumayag naman si Edgar. Pumayag po siya kasi siguro nakikita niya sa akin na lagi akong umiiyak, nahihirapan ako. Ibig sabihin, si Marcelino ang naging happiness mo. Ba't di mo nalang iniwan si tatay at nag-file ka ng annulment at sumama ka lang kay Marcelino kaysa naman itong tatlo kayo sa isang bubong? Hindi ko po. Ayoko po. Kasi yung mga anak ko, kawawa po. Eh di ba ma, mas kawawa itong mga anak mo na knowing na si nanay yung dalawang asawa? Alam ko po. Anong sabi po ng mga anak nyo, Ma'am Maricel? Yung anak ko po, alam ko may isip na rin po siya. Hindi niya, niminsan po, hindi niya ako kinwestiyon na mama, bakit ginawa mo yan? Okay. Kasi ang nagreklamo po rito ay yung inaanak. Baliktad na usually ang nagbibigay gabay, dapat dito ang ninang. Si ninang magbibigay gabay sa inaanak. Ngayon si inaanak ang nagbibigay gabay kay ninang. Isinusumbong si ninang para mabigyan ng direksyon yung buhay ni ninang. Alam niyo po, nasa sa kanila yan kung anong gusto nilang mangyari. Pero kami po, wala ano pong dahilan bakit nila ginagawa niyo sa amin. Eh, hindi naman kami nakikialam sa buhay nila. Eh, pero Nay, meron daw minoridad na kasama kayo dyan ngayon? Meron po. Mula 3 taon pa lang yung anak kong yun kasama na. Tawag ko sa tinigalit. Nay, baka naman hindi po conducive for a minor, a child, to live with you and your husband, gayong merong ibang lalaki nandyan sa bahay ninyo, baka matachild abuse kayo niyan. Anak niyo po yun? Opo. Attorney Garrett, okay, yes, ito, nalilito na ako rito. Ang nagreklamo rito yung inaanak, pero ang problema rito, sinasabi na inaanak na merong minor na involved na anak nitong si Maricel at nitong si Edgar, na nandyan si Marcelino, nagsisiping sa isang kama, very unhealthy to para sa environment ng bata. Anong tingin mo, Attorney Garrett? Ang tingin ko dito, Sir Rafi, ang pinakamagandang course of action natin is papuntahan or ipavisit natin sa DSWD or any social worker na available para i-assess yung mental condition po ng bata. Kasi pinapakinggan ko pa lang po ngayon yung setup, medyo pati po ako nadidisturb, Sir Rafi. When it comes to the issue of concubinage or adultery, mukhang wala tayong makakaso dito dahil fully consented for the very first time, Sir Rafi, sa dami nating kaso. Okay. So, yun nga, sa DSWD, ang papa-assess natin siguro para malaman kung ano yung narapat pa sa bata. Okay, yes, sir. Attorney Garrett. Pero walang concubinage dito? Tama po, sir. Kasi okay silang pareho, lahat eh. Wala po, sir, dahil there is consent. Okay, thank you, Attorney Garrett. Ma'am Janine, salamat po, Ma'am Janine, sa inyong pagsumbong sa amin. Ito po agad-agad, papa-assess namin sa DSWD itong sitwasyon. Pabibisitahin okay namin. Nay, papa-assess po namin sa DSWD yung katayuan po ng bata, yung sitwasyon ng bata, okay? Okay po. Kung ano na dapat pa sa bata. Okay. Sir Marcelino, sir? Nakita ko sa picture, bata ka pa, sir. Sir, nasa ano na po ako, 48 na po, sir. Pero hindi ka ba, sir, nahiya, sir, na kalalaki mong tao, ikaw naging kabit? Sir, kahit nakakayaman po yun, sir. Kahit lalaki po ako, sir. Eh, minahal ko na rin po yung tao, sir. Okay. Hindi ko po kinahiya yung nangyari sa amin, sir. Ang unang-una po, iniisip ko po, yung pong mga tao na umuska sa buhay po namin na ganyan, ganyan po yung buhay namin,
Ang iniintindi ko po doon yung pong babae, tsaka hindi naman po kami humingi ng pagkain sa kanila, sir, na okay. Suporta po namin sa buhay namin. Naiintindihan ko. Okay. Sir Edgar, ikaw, Sir Edgar, last word. May mensahe ka, Sir Edgar, sa inyong sitwasyon? Sir, wala akong masasabi. Bakit sila nagre-reklamo dyan sa sitwasyon namin? Hindi naman kami nakikialam, ha? Okay, sige po. Salamat po sa inyong lahat at kakausapin po namin DSWD para malaman kung ano pong disposisyon ng DSWD tungkol dito alang-alang sa kapakanan ng bata. Ma'am Janine, base po sa pagkakaalam niyo, ma'am, paano nagsimula yung relasyon po ng tatlo? Naging mag-textmate lang po yung nina ko tsaka yung kabit niya. Tapos doon na po nagsimula yun, yung lagi po siyang may katawagan, akala po namin si Ninong, kasi ang lagi niya po sinasabi, Ninong Edgar daw po. Di, nagtiwala po kami. Tapos yun po yung napapadalas na po yung labas niya, alis niya ng bahay na madaling araw na umuwi. Tapos ang pinagbabantay niya po yung tito ko, yung kasama ko po kanina. Yun pala, ang sabi niya, pupunta daw siya kay Ninong sa asawa niya. Yun pala, nakikipagkita na po siya ng sakabe. Ngayon, lahat lang din po ng tito ko, kasi yung tito ko po yung parang naging daan nila para magkaroon sila ng time sa isa't isa. Tapos nung time na dito na po umuwi yung kabit, yun, hindi po nila ako una inamin na ano sila, na may relasyon nga po sila. Ang sabi ng pamangkin ni tito ko, yung panganay na anak ni Ninong, pinsan daw ng mama niya. Eh, nagkataon na pinsang buo po ng tito ko, yung Ninong ko. Kaya syempre, alam niya po kung sino talaga yung mga kapatid. Tama. Ang pakilala kapatid. Oh, eh, nagkataon din po na yung Ninong ko, malayong kamag-anak din po sa father side ng tito ko. Kaya nung sinabi po niya na kapatid naman daw ng Ninong ko, hindi rin po naniwala si tito ko, kasi nga ang lahi na lang nila tito Ninong ko is matatangkad na payat. Eh siya po, hindi po siya, maliit siya na mataba. 2012, nagkaroon sila ng away. Sobrang malaking away po yun, na nagkagulo po sila. Andito rin yung kapatid ng Ninang ko, nagkagulo sila, nagkasakitan. Ngayon, ang gusto sana ng Ninong ko, paalisin yung lalaki. Eh kaso, nung nagkagulo na nga po yun, chance na sana yun para paalisin yung lalaki, nagbarangay po. Ngayon, sabi, kasuhan daw ng adultery. Ayaw daw po nung Ninong ko kasi, baka daw ma-rape yung Ninang ko sa kulungan. Ganun. Ah, okay. Eh, so dapat nagsasampahan na ng kaso para dun sa pangangabit ng Ninang mo. Kaya lang, umatras. Opo. Sir Robert, magandang hapon po. Sir, ganito po, Sir Robert. Meron po kasi kaming complainant dito, which is sila Janine Benavides. Ngayon po, okay, ang kanila pong ninang, which is kamag-anak din po nila, eh meron pong naging kabit. Ngayon po, meron po itong mister na si Mr. Edgar. Bali, ang nakatira po sa iisang bahay ngayon ay si Miss Maricel, si Mr. Edgar, at yung kabit po ni Maricel na si Mr. Marcelino. Bali, ang may kabit po yung babae? Yes po, Sir Robert. Wow. Opo, sige po. Meron po kasing dalawang minor po doon. Bali, 16 and 14. Ito po ay anak ni Maricel kay Edgar. At yung Marcelino pala, sir, yung anak po na 14 anyos, anak po niya yun sa dati niyang asawa. Ngayon, sir, kasi syempre ang pinapoint out lang naman din po natin yung welfare po ng bata. Kasi lumalaki po sila na nakikita po na hindi po healthy yung environment po na ganun. Oo. So, Sir Robert, ano po ba ang maaari nating gawin for assessment po? Yes, opo. Tama po yung sinabi ninyo. Kung exactly, kung yun po yung talagang pangyayari, eh tama po kayo, hindi po healthy. So, kung hindi po healthy, isang minor, kasi vulnerable po sila, di po ba? Yes po. Ano po sila, kumbaga parang kalalaki ang kunin sa inyo, no? Opo. Eh, hindi po ata magandang kagisnan yun, no? So, kung ganun po ang mangyayari, papababa po natin sa ating social worker, and then, kung concern po nga na ganun, pwede po natin kunin muna yung bata for temporary custody hanggang hindi po naiayos yung setup nung kanyang nanay. Opo, po. Opo. Parang ganun po. Oo. Ano po ang say niyo dito, Sir Robert, sa sitwasyon pong ganito? Siyempre, ang bata, lalo na kung 14 anyos, nakikita ng ganyan. Eh di ba, ang normal setting sa isang bahay, may nanay, may tatay, isa lang po ang nanay, isa lang po ang tatay. Tama po. Oo, eh hindi ko tama na meron, lalo na po kung babae pa yung ano, parang hindi ko normal yung ganun setup. Opo. Sa isang pamumuhay ng isang pamilya. Opo. Tanong natin, Sir Robert, babae po ba yun, ma'am, yung minor po?
Lalaki po, parehas lalaki. Ah, okay, parehas lalaki. Okay, Sir Robert, ganito po, baka pwede po by tomorrow, Sir Robert, sasama po kami, mapuntahan po natin ito pong mga bata. Mabisita po natin. Opo, sasama po kami, Sir Robert, and papa-assist din po kami sa women's desk po. Saan barangay kayo, madam? Barangay 186 po. Barangay Tala. 186 daw po, sir. North, Tala. Sige, Sir Robert, sasamahan po namin ito bukas sa inyo pong tanggapan para po malaman po natin kung ano po ang magiging assessment po ng CSWD po ng Caloocan. Apo. Sir Robert Kizan, maraming salamat po. God bless po, sir. God bless po. Thank you. Sir Edgar, good afternoon. Gusto ko lang malaman, sir, ano, kamusta naman po yung pagsasama nyo ni Ma'am Maricel? Wala naman ng problema. Mm-mm. Kasi wala naman kaming, ano, kumbisa, nag-aaway din kami, pero mamaya-maya, wala na yun. Sagaling na ng hapon, wala na. Pero nung una nyo, sir, paano nyo po ba, kumbaga paano po nagsimula yung ganito, sir? Nung nangyari yun yan, mm-hmm. Kaya kumbaga sa ano, malayo din ako sa trabaho, parati ako nasa trabaho, kasi nagkaroon yata ng callmate. Ah, callmate. Okay po. Oo, mas ano, di ba, nakaramihan ngayon, puro ka callmate-callmate, pero matagal na ho yan. Kami na nga rin pang parehas lang tayo ng bahay namin. Mm-hmm. Ano pa naman reklamo ng magagawa ko doon? Okay. Kasi sabi niya, ginusto naman daw niya, pag pinapangayas ko isa, pinapahirapan naman ako. Okay. Hindi ko makain, hindi puro iyak na iyak. Itinanggap ko na lang. Oh. Para maging ako naman, abala ako sa trabaho ko, eh, ano nangyayari? Bakit po nagre-reklamo sa ganun? Kasi kung dapat hindi, na sir, kami ang magreklamo po eh. Hindi po porket kayo, sir, ay nire-reklamo dito, sir, which is, nire-reklamo na talaga kayo. Kumbaga, kaya din po kami tumawag para makuha din po yung side nyo. Pero, Sir Edgar, nung una po bang pagsasama po ninyo ni Maricel tsaka ni Marcelino, yung nasa isang bubong na kayo, hindi po ba masyadong awkward yun, sir? Ako, na-curious lang din ako, Sir Edgar, eh. Nung una, siyempre, di ko mampili siya saktan. Ako na lang ang umiyak sa CR. Oh. Iyak ko lang iniyak at himiling ko na lang sa Panginoon na ganun-ganun na lang. Wala naman akong magagawa. Mm-mm. Pag pinapalayas ko, yung isa, pinapalayas ko isa, di ba lumayas yung isa? Mm-mm. Hahanapin niya. Mm-mm. Kung nagwawala, ngayon, ako naman ang hirap, papasok ko sa trabaho, dala-dala ko sa trabaho yung inaalala ko siya kung anong gagawin sa buhay niya. Mm-mm. Napapalayas ko ka, pero pagdating na isang linggo, papalik na naman yun. Ay, wala naman akong magawa, hindi tinanggap ko na silang dalawa. Ede, hello po, Ninong. Ganun. Hindi mo na ako respeto. Po. Dapat kinausap mo muna ako. Po, kaya po ako umabot sa ganitong point kasi po, hindi na po natatapos yung alita niya. Di ba naaalala po nung nakaraan lang, nagkasagutan na naman po kayo. Naawa po kasi ako kay Ian sa anak niyo. Naisya po yung naiipit dito. Paano ka naawa kay Ian? Hindi naman siya nagre-reklamo. Nagre-reklamo ba sa hindi akin? Nagre-reklamo ba sa inyo? Hindi naman nalalaban mo nung huli kayong nag-away ni Marcelino na halos agasaan ka. Ay, mangingyak-ngyak na si Ian lumapit sa amin, humihingi ng tulong. Ayoko lang palapitin si Papa tsaka si Tito kasi alam ko, bandang dulo, sila din yung mababaliktad. Dahil nga, wala naman po silang laban sa'yo kasi ikaw, payag ka sa ganung sitwasyon, kinakampihan mo. Dito huli nag-away po kayo, ano po ba yung sinabi mo? Ibang-ibang ang sinabi mo. Ano, di sige, mag-ano, hamunin mo, patulan mo para magkasubukan kayo, magkaalaman, ganun ang sabi mo. Sinasabing inaunan, hamunin, sino nga hamunin? Ah, ikaw nagsabi, di ba sabi mo sa akin, sige, patulan mo para magkaalaman, sino ang kayo pa matabang, kayo pa nagyayabang, ano pinagyayabang mo? Sino nga? Di ba ikaw nagsabi, patulan ko, kailan? Si Marcelino? Sabi ko, mag-uusap tayo dalawa, hindi hamunin. Ano, linggo lang? Kumulat sa'yo, binabaliktad mo. Tinutulungan ka na namin, pero binabaliktad mo. Ano sabi mo, binigyan mo kalayaan si Marcel? Kung binigyan mo kalayaan, bakit nandyan? Kung kalayaan, pinalayas mo yung magkabit. Hindi kalayaan yung sinasabi mo. Ay, wala na kayo pakialam doon. Nung magkakasama kayo sa isang bubong. Katangan yun. Anong Marcel tawag yan? Nagmura ka. Ha? Anong ganun? Ha, ganun. Oh, mura yun? Tang lang? Huh, minura mo nga ako, nasabi ano mo sa akin? Ano, may ibig ka sabihin, may pagyayabang ka ng... Ha? Hindi ako nagyayabang, Ariel. Ayaw ko na may kaaway na tao. Inipot ka pa na sa ulo, kinain mo yung inipot na inipot sa'yo, ulo mo. Ay, wala ka ng pakialam din, tatarating din sa'yo yan. Walang pakialam, may pakialam pa rin ako. Dahil nakikita ko kayo, ang sakit sa mata ng mga ginagawa nyo. Mag-anap nyo kayo, padugo nyo kami, kaya may pakialam kami. Ah, ganun. Sige na, sige na. Sir Edgar? Umahalik
Sir, sandali lang po. Sir Edgar, kami naman din po ay willing naman din pong tumulong. Hindi naman po porket sila, sir, ay unang lumapit sa amin. Sila po alang ang tutulungan namin. Okay, Sir Edgar? Napatawag din ako, sir, kasi syempre, tumawag na rin po kami ng DSWD dahil hindi din po healthy yan sa mata ng bata. So, yun lang din po yung inilapit nila sa amin dahil yung mga bata po, hinakakakita po ng mga hindi magagandang gawain dyan sa bahay. Diba, kumisal nga, mag-asawa na mag-asawa, nag-aaway. Mm-hmm. Yung pakayang, siyempre, mayroon siya nasalitang iba. Mm-hmm. Siyempre, hindi nagustuhan na tinga ko. Eh, gusto ko mangyari, ayusin niya, hindi siya lalayas. Hindi ko siya pinalalayas noon. Opo. Eh, ba't sila nakikialam doon sa away namin dalawa? Sila Ariel. Sa amin dalawa na yun. Pagkatapos ng away na yun, mga 1 week, babalik naman siya rito sa akin. Mm-hmm. Ano ang problema? Si Sir Marcelino po, sir, taga saan po talaga ito? Lumataan. Saan daw po sila nagkakilala nito ni Madam Maricel? Cellphone. Ate, cellphone lang talaga. Tapos po, paano niyo po na-booking? Ito, sinungaling na muna. Mm-hmm. Pagkatapos, bandang huli, sabi niya, gano'n na nga, mayroon siyang ganitong ganyan na kasalanan. Okay. Eh, sabi ko lang, kung magagawa, kung may kasalanan ka, hindi naman ako Diyos para mag-husga ng hindi kita patawarin. Tama naman po. Eh, bakit sila hindi marunong patawad yung mga nagsampa ng kasong yan? Ay, hindi, sir. Wala pa naman pong kasong hinahain po sa inyo. Oo. Hindi, sir. Hindi naman po porket kayo nga po ay nireklamo dito, sir, is kakasuhan kayo. Kaya nga po sila napatawag para magkaayos-ayos kayo, sir. Si Sir Rafi naman po, pinatawag ako dahil gusto nga po niya na mapasamahan po kayo at magkaharap-harap po kayo. Kasi kung ipapadaan po natin lahat, sir, through social media, through text, pagpaparinig, hindi po talaga maayos yung problema natin dyan, sir. Bukas po, sasamahan po namin kayo, sir, para kayo po ay makapag-usap. Mamamagitan din. Saan naman tayo mag-uusap po? Sa barangay, sir. Sasamahan po namin kayo sa barangay. Ayun lang. Paano ko yung trabaho ko rito? Kaya nila ka, no? Saan po ba ang trabaho niya, sir? Kalamisa Dam, dito sa Eco Park. Ah, sa Eco Park. Pero kailan po ang off niya, Tay Edgar? Wala pa akong off. Maliban lang kung in order na wala kami pasok na Sabado at Linggo. Ah, oo. Kasi ganito, Sir Edgar, ano, kung meron pa pong maibang maitutulong si Sir Rafi, gagawin po natin. So, kailangan din po natin na umapir din po dun sa barangay para alam din po namin kung ano po yung maitutulong po dun sa mga bata at kay Miss Maricel, gayon din po sa inyo. Hindi na po bata yun. Malaki na si May Adrian eh. Ah, pero sir, minor pa din po yun. Ganito na lang, sir. Hindi po ba kayo, sir, makakasama bukas? Susunduin po namin kayo. Huwag po kayo mag-alala. Try ko kung mapagpaalam ako sa project partner namin. Okay. Last question na lang, sir. Paano po pala kayo nagkaroon ng agreement na doon natitira si Sir Marcelino? Wala sa amin naging agreement. Basta ginusto nung isa, wala na akong magawa. Ay, sige. Lipat bahay gang na. Oo, hindi rin. Hindi rin din, ma'am. Kasi kami dalawa rin nagtayo ng bahay na yan eh. Eh ano pong sinabi ni Marcelino sa inyo, sir, nung una po ninyong paghaharap? Ay, siyempre, naalangan din sa magsalita. Sumisis lang na nagsasalita sa akin. Mm-mm. Patawarin ko doon siya. Sabi ko, hindi naman ako Diyos para niya magpatawad. Mm-hmm. Tao lang naman ako. Umabot ba, sir, na gusto mo siyang saktan, sapalin, sapakin? Ay, gusto ko saktan, pero hindi naman yung sakit talaga, ano, yung sinasaksak pag akong ganon. Hindi man ako na ganon, kumbaga ano, gaano lang naman suntok ng tao, hindi naman patutuksing ero. Tapos ano, sir, ang sinabi ni Mrs. sa'yo nun? Wala lang, sabi niya, bahala kayong dalawa dyan, away lang yan. Mamaya-maya, pati na naman kayo. Bukan lang. And bukal naman na po sa loob nyo na unti-unti nyo na lang pong tinanggap yung relasyon nilang dalawa. Oo, eh wala na tayong magagawa eh. Dadating din tayo dyan. Kumbaga sa ano, patawaran na lang. Kahit na sumakit ang ulo ko, sumakit ang ulo niya, yun doon na lang. So ganito, sir, siset po namin ito. And antayin nyo na lang po yung tawag namin, Sir Edgar. Okay po? Kausapin niyo po si Maricel at saka si Marcelino kasi hindi na po sila sumasagot sa tawag namin. Magkita na lang po siguro tayo, sir, sa barangay and willing po kaming tulungan din kayo, sir. Okay po, Sir Edgar? Sige po. Thank you, Sir Edgar. Noted, Sir Edgar. Salamat po. Sige po. Thank you. Salamat. So ganito po ang gagawin natin, Ma'am Janina, no, and Sir Ariel. Bukas na bukas po, sasamahan po namin kayo sa barangay kasama po ang CSWD o ng Caloocan at Women's Desk po para po ma-assess ang bata. At magkausap-usap po kayo ni Maricel, Edgar, at ni Marcelino. Willing po kami and yun naman po yung pakay ni Idol Rafi na pag-ayusin po kayo.
para din po sa mga bata. Okay po? Opo. Okay. Salamat Sir Ariel and Ma'am Janine ha. Thank you po. Sige, thank you po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffy, meron na po itong 15.2 million subscribers. So pag nag-subscribe po kayo, make sure po na pipindutin niyo po yung bell button and select all para lagi po kayong updated sa videos ni Idol Raffy. Of course, kasama kayo sa isang solid na samahan, 15.2, kung saan ang layunin natin ay para mabigyang solusyon ang problema ng marami nating mga kababayan, especially mga inaapi, especially yes, walang mga boses. Bibigyan natin ang boses at puwersa sa pamagitan ng pagsama-sama natin lahat. Meron tayong numero, meron tayong lakas. At dito, binibigyan ng power ang mga netizen.